Hi guys! Welcome back again to my channel. And for today's video, meron na akong i-review sa inyo na quick product na hindi ko akalain na magugustuhan ko siya. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung product na yon, make sure to subscribe on my channel down there and also click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos. And without further ado, let's get into the video. Let's go! Okay, so today, meron kasi akong gel liner na hindi ko ine-expect na magugustuhan ko. And as you can see on the title, yes, it's from Bice Cosmetics, which is ito yung collaboration kay Miss Ann Klutz. So, ito siya guys, para makita nyo na agad. And kasi syempre gusto kong ma-share sa inyo agad kung ano ba yung mga naging experience ko sa gel liner na to. So, ito siya guys. So, meron siyang black and meron siyang brown. So, ayan yung harap. Tapos sa dulo, doon yung makikita kung ano yung kanyang mismong shade. Ngayon, ano ba yung indication ng product na to? It is creates endless looks from dramatic wings to smoky eyes with this retractable gel liner. So, this intense formulation is smooth, creamy, and glides evenly along the lash line. And it's and much pigmentation and staying power allows you to create endless looks that just won't smudge. So, kiniklaim nila na smudge-proof siya. And bago ko siya gamitin, as you can see guys, ang kulang sa aking makeup look for today is yung wing liner and also yung tight line. And from this product guys, natutunan ko yung mas easy and painless na tight line. Kasi minsan pag nagta-tight line ako, talagang naluluha ako. And itong product na to, nakatulong to sa akin kasi hindi siya ganun kasakit i-tight line kasi super creamy siya. Pakita ko sa inyo yung kanilang tip. Nagamit ko na siya guys. That's why gusto ko na siya kagad i-review sa inyo. Ganyan. Kung gaano siya kahaba. Kasi ang sabi dito, this gel liner is intense black, which is yung net weight niya is 0.35 grams. Sana bumalik pa, kasi karamihan ng mga ganton retractable, hindi na bumabalik. Oh, medyo mahaba-haba. Oh my God, medyo kinakabahan na ako. Baka hindi siya bumalik. So, ganyan siya kahaba. Guys, yan. Nabalik pa siya. Ayan, nababalik pa siya. Ganyan yung sa color brown. So, ngayon, swatch ko na sa inyo both para makita nyo yung pigmentation and para makita na rin natin kung waterproof sila at the same time. So, iswatch natin yung color black. Ito yung color black, guys. Oh, sobrang pigmented niya. Sobrang black siya. Tapos, pwede ka pang mag-create ng sobrang nipis na line. Ayan, oh. Kaya pala pwede siyang i-smoky eyes. Pwede siya pang smoky eyes, guys. Tapos, try naman natin yung color brown. So, ito yun sa brown. Ayan. Grabe yung pigment niya, guys. So, sobrang natuwa ako sa pigment niya kasi light to full, pwede mo siyang i-combine. Tingnan mo yung color brown. Sobrang nakakatuwa. Mas okay sana kung mas darker lang yung brown, no? Pero at the same time, okay naman. Kasi guys, simula nung parang binili ko to, nahilig ko na siyang i-wing liner yung brown. Yung color black, ita-tight line ko siya. Tapos para makita nyo kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. So, bali guys, ito yung swatch. Tignan na rin natin kung waterproof siya. So, meron akong water na nilagay dito para makita natin kung talagang waterproof siya. Yan, medyo basa na siya. Tapos, tignan natin kung kagalaw siya. Ay, I'm perfect! Hindi gumagalaw, guys, oh! Nilagyan ko na yun ng tubig, pero hindi siya gumagalaw. Panalo! Waterproof nga siya. So, I'm just gonna use this color brown para sa wing liner ko. Kasi nahilig talaga ako, guys, simula nung cover ko tong gel liner na to. Ito na yung pinangguwing ko. Ang perfect niya and easy to use. Brown. O, diba? Ang ganda. Tingnan nyo, guys. Ayan, tingnan nyo yung color brown. Ang ganda niya sa mata. Diba? Ang perfect. Tapos dito. Tapos ngayon, dahil nakapagka-liner na tayo,
ita-tightline ko yung color black. Ganun yung ginagawa ang combination para kita nyo na parang sa mata nyo is may uwang-uwang dito sa ilalim. Matatakpan siya ng kulay black. So, I'll just gonna use this color black para mag-tightline. And super dali. Yun na yung pinagkaiba na may tightline sa black. Dito mas build na build ko yung color black, yung intense na black sa mata. Parang mas nabuhay siya. Kesa dito, medyo pale kasi nga walang black lining. Parang mas kitang-kita mo na buhay itong kabilang mata ko. Kesa dito na parang may, alam mo yun, may gap. Matatakpan ng gel liner na to yung mga gap na yun. O, diba? Buhay na yung mata ko. Parang mas managing gothic look yung eyes mo kapag may smudge kang gel liner sa baba. Mas maganda siyang tignan. Hindi siya mahirap na ipang eyeliner or ipang tightline kasi smooth yung application niya. By the way, hindi sponsored. Nabili ko siya sa Vice Cosmetics and nakita ko na parang nung in-swatch ko siya, ay panalo yung pigment nito ah, masubukan nga. Then nung sinubukan ko siya, hindi ako nagdalawang isip na ibigay yung thought ko about dito. Gusto kong mapahayag kaagad sa inyo kung ano yung kinagandahan ng gel liner na to kesa sa iba mga gel liner. Kasi guys, ito retractable na and also yung pigment niya panalo. Tsaka hindi siya nag-i-smudge and nakita niyo naman waterproof din siya. By the way guys, bago ko makalimutan, ito pala yung kanyang price each. Ayan. And ililib ko na lang din sa description box below kung saan kayo pwedeng makabili ng gel liner na to. I really like this one. 2 gel liner, panalo to sa akin. Kaya guys, kung nagustuhan nyo rin or kung may thoughts kayo or kung parehas ba tayo ng ginagamit, make sure to comment down below para ma-share mo rin yung thoughts mo sa iba. And also, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel down there and click the notification bell para maging notified ka sa aking videos on my YouTube channel. And guys, thank you for watching this video and sana nakatulong ako sa inyo na makapag-decide kung it's either bibili kayo ng gantong product. I think your money is worth it kapag binili nyo to. But guys, thank you for spending a time with me and watching my video. Hope to see you on my next one. Bye!